Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tina Jennifer Pilegios at narito po ang aking demonstration teaching. Mga bata, magsitayo muna para sa ating panalangin. Ilagay muna natin ang presensya ng bawat isa sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayong lahat? Magaling! Mabuti! Bago kayo mupo ay punutin muna ang papel, ang mga papel na nasa ilalim ng inyong upuan at mesa. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon ay pwede na kayo umupo ng tahimik. Okay, bago tayo magsimula ay alalahanin muna natin ang mga pamantayan sa pakikinig. Okay, sino sa inyo ang nakaalala? Magbigay ng isa. Magaling! Okay, Olivia. Tama, dapat ay nakaupo ng maayos at nakikinig ng mabuti. Magaling. Ano pa? Pangalawa. Magaling. Tama. Dapat ang dalawang kamay ay nakalagay sa mesa. O nakapatong sa mesa. At pangatlo, meron pa ba? Meron pa. Kung gusto natin sumagot ay dapat itaas ang kanang kamay. At hindi dapat sumagot ng sabay-sabay. Maraming salamat mga bata. Handa na ba kayo ngayon sa pakikinig? Handa na ay magsimula na tayo. Meron na po pinahanda dito na isang tula. At ang tula ay pinamagatang sa bukit. Makinig muna para may tingihan at magawang mabuti ang mensahe ng tula. Hindi na sa ulo. Sa bukid. Ang hangin sa bukid ay sariwang tunay. Lalo kong umagang masarap magasyal. Ito ay sagana sa lahat ng bagay. Matamis na butas at berde ng ulan. Nagustuhan niyo ba ang ulan mga bata? Okay, mag-islam niyo ay ulitin natin. Lahat sa kasabay, sa bukid. Ang hangin sa bukid ay sariwang tunay. Lalo kung umagang masarap mamasyal. Ito ay sagana sa lahat ng bagay. Matamis na prutas at pwedeng kulay. Ano kaya ang pwedeng maranasan natin sa bukid? Base sa pinakaiwating ng ulat. Tama, pwede natin maranasan ang saliwang hangin. Ano pa? Tama, masarap mamasyal. Ano pa? Okay, Carl. Okay, tama. Matamis ang mga butas sa bukid. Meron pa ba? Okay. Janet. Okay, ang mga gulay ay berde. Okay, paano ngayon natin mapapahalagahan ang mga ito or paano natin mapapanatili ang kagandahan ng bukid? Ano ba yung pwede natin gawin? Okay. Sa maliit na paraan, pwede natin pili tayo mga puno na mapanatili ang kagandahan ng bukid sa pamamagitan ng tama, pagpapanatili sa kalinisan nito. Paano natin mapapanatili ang kalinisan nito? Galing. Dapat hindi natin basta-basta itinatapo ng ating mga basura. Okay. Dapat ay responsable tayo sa ating mga ginagawa. Okay. Sa lahat ng mga biyaya ko, ano dapat ang ating gawin? Alagaan, magaling, ano pa? Tama, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng maraming bayan-hilaya ng kasaganaan. Okay, meron pa ba kayong ibang napansin? Okay, tama, meron mga salitang may salubhit. Ano mga salitang may salubhit? Saliwa,
natin sa araw na ito? Mamaya, ating tatalakayin ang paksang aralin. Mamaya, bibigyan niyo yung sagot kung ano ang paksang aralin natin sa araw na ito. Meron ako mga ilan lang, mga larawan. Okay, meron ako ilan lang mga larawan. Okay. Tingnan ang bawat larawan at magbigay ng okay, pwedeng may sasabi o pwedeng may larawan ninyo. Halimbawa, sa unang lang. Sa unang larawan, ano ba yung pwedeng natin? May larawan may ito masabi natin. Kwa ay isang bata. Tama, isang bata. Ano pwedeng natin masabi sa bata nito? Tama, maganda. Ano pa? It, magaling. Sa ikalawang larawan, ano pwede natin ilarawan dito? Ano pwede natin masabi? Tama, sila ay gay. Ang unang larawan, pwede natin bigyan ng mapakit. Ang bata ay mapakit. Okay, dito sa ikalawang larawan, ang pamilya ay masaya. Tama, magaling mga bata. So, sila ay masaya. Okay, sa pangatlong larawan, ito ay pagkain. Anong pagkain ito? Tama, pansit. Sino may gustong kumain ng pansit? Ang burrito ang pansit. Okay, ano pwede natin masabi o naglarawan sa pansit? Ito ay, tama, ito ay masarap. Ha? Okay, sa pangatlo, pang-apat na larawan, ito ay isang lugar. Pansinin niyo kung ano ang lalarawan natin sa lugar. Ito ay tama, malawa. Ano pa? Tama, ito ay malinis. At ang panglimalarawan ito ay isang pabango. Kung pabango, ito ay magaling. Ito ay mabango. Okay, ulitin natin mga bata. Kasahin natin ulit. Mabakit? Masaya, masarap, malinis at mabango. Okay. Pag sinabing mabait, sino or ano ang sino ang inilalarawan ng mabait? Tama ang bata. So ang mabait ay inilalarawan sa bata. Pag sinabing masaya, sino ang inilalarawan ng masaya? Tama ang pamilya. So, masaya ang pamilya. Nilalarawan ng pamilya ay masaya. Okay, ano ang nilalarawan masarap? Magaling. Masarap ang pansit. At ano naman ang nilalarawan na malinis? Tama, malinis ang parke, ang lugar. At ano ang nilalarawan na mabango? Magaling. Tama mga bata, mabango ang pabango. Okay. So, ano kaya ang tawag natin sa mga salita ko mabait? Masaya, masarap, malinis, mabango. Ano kaya ang pwede natin ko? Ano kaya ang tawag sa mga salita ko? Ito ay tinatawag na? Meron ba? Tama! Ito ay tinatawag na? Mga pangkit. Bakit kaya ito tinatawag na pangkit? Ang mabait, masaya, masarap, mabalinis, pabangong ay pang-uwi. Bakit sila tinatawag na pang-uwi? Dahil tama, sila ay nalalarawan ng anong nilalarawan? Mabait. Ano yan? Tama, ito ay nalalarawan ng tao. Ano pa? Okay. Ang pansit, ano yan? Tama, ito ay nalalarawan ng bagay. Ha? Tama, nalalarawan.
kalimot. At naglalarawan ito sa lugar. At ang kapuli, ito ay naglalarawan sa pangyayari. Sa kapuli, ang kapuli ay naglalarawan sa pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Okay, basahin natin muli mga bata. Ano ang kapuli? Ang kapuli. Ang kapuli ay naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Magaling mga bata, kaya bigyan natin ng pagbabasa ang ating mga sarili. Hey, ngayon naman, sino sa inyo makapagbibigay ng iba pang mga halimbawa ng pangkuli? Okay, magaling. Maliit. Ano pa? Okay, mataas. Ano pa? Okay. Maganda. Okay, maputi. Marami. Yan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pang-uwi. Ano kaya? Ano mo kaya ang pang-uwi mga bata? Ito ay tama. Naglalarawan ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari? Ito ay tinatawag na magaling. Ito ay tinatawag na pang-uwi. Okay. Kaya naman ay okay. Naintindihan na ba ang tungkol sa pang-uwi mga bata? Okay. Kung naintindihan na, meron ako, meron tayong gagawing pangkatang gawain. Okay. Ang pangkatang gawain ito ay okay. Gusto ko ang mga pinuno ng pangkat ay pumunta dito sa harapan at pumili. Dahil may iba't ibang gawain, may tatlong gawain. Ang gawain, unang gawain, ang grupo ito ay okay, hindi ko alam dito kung saan ang gawain ito. Okay, pipiliin nyo. Merong gawain na, o unang gawain ay okay, hanapin ninyo ang mga salitang lalarawan. Okay, meron dito mga isang okay, isang maikling tula. Hanapin ninyo o pilingan ninyo ang mga salitang naglalarawan. Kalawang gawain ay okay, magbigay ng mga salitang maglalarawan sa pinapakita sa seleksyon. At ikatlong gawain ay okay, iguhitin niyo ang mga paglalarawan na sinasabi ng teksto or bawat pahayag. Okay. Sige, dito. Okay. Sige. Narito, mga bundo ng pangkat. Okay, bibigyan ko kayo ng okay, 10 minuto para gawin ang inyong gawain. Pero bago tayo magsimula sa pangkat ang gawain, dapat ay okay, malaman muna natin ang panuntunan kapag meron tayong pangkat ang gawain. Okay, una, okay, tumayo ang lahat. Okay, una. Pangalawa, okay, pumunta sa inyong pangkat ng tahimik. At pangatlo, ay tumuko ng tahimik. At pang-apat, humarap na sa inyong pangkat. Panglima, magsimula ng tahimik. Handa na ba? Ulitin natin. Una, anong gagawin sa una? Tama. Kayo ay tatayo ng tahimik. Pangalawa, okay, pumunta sa inyong pangkat ng tahimik. Pangatlo, umupo ng tahimik. At pang-apat, humarap sa inyong pangkat. At lima ay magsimula na ng tahimik. Handa na ba kayo mga bata? Sige. Ngayon ay simulan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. Meron lang kayo 10 minuto para
sabutan at gawin ang inyong pangkatang gawain. Okay. Okay, dahil tapos na ang 10 minuto, okay. Ngayon naman ay babalikan natin ang bilang sa panitinan. Isa, okay, tumayo. Dalawa, kayo ay bumalik sa inyong upuan. Pangatlo, kayo ay umumulang tahimik. At pahima, marapito. Pangapat, marapito sa isara. At pahima, makinig na sa pag-uulat ng mga sagot ng kawat. Pangkat. Okay. Naglalarawan sa bahay, tao, lugar, hayop, pangyayari, ito ay kataw na magaling, pang-uli. Paano natin malalaman ito ay pang-uli? Ito ay naglalarawan sa ngalan ng tao, bahay, hayop, lugar, at pangyayari magaling ng mga bata. Handa na ba kayo sa pagpasulit? Ang handa na ay okay. Kunin na ang inyong lapis, ha? Okay, meron kayong ibigay na sa itang papel. Dito ninyo isulat ang inyong mga sagot. Okay, kumuha ng isa at ipasa ng matimik sa likod. Okay, nakuha ba ang tungkol sa ating paksang aralin ngayon mga bata? Okay, para sa ating paksang aralin ay okay, sa inyo sa isang buong papel, is magsulat ng limang pang-uwi na pwede na-obserbahan ninyo sa loob ng inyong bahay. Okay. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!